Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kwento. Ito ay isang kwento na sa palagay ko ay dapat malaman ng lahat. The story goes something like this. Bago namatay ang kanyang ama, sinabihan niya ang kanyang anak, "Ang rilong ito ay regalo ng lolo mo sa akin. Ilang taon ko na itong itinatago. Ngunit bago ko ito ibibigay sa'yo, pumunta ka muna sa watchstore at alamin mo kung magkano ang ialok nila sa'yo." Nagpunta agad ang bata sa watchstore at pagkatapos, umuwi na siya kaagad at sinabing, "Isang 1,000 lang ang inialok sa akin ng tindahan, itay, dahil luma na daw ang rilong ito." Sabi ng kanyang ama, "Subukan mong pumunta sa sanglaan." Pumunta kaagad ang kanyang anak sa sanglaan. Bumalik na siya at sinabi, "10,000 lang ang inialok sa akin ng sanglaan, itay, kasi may gasgas na daw ang rilong ito." Sabi ng kanyang ama, "Anak, pumunta ka sa museo at ipakita mo ang rilo sa kanila." Bumalik ang bata na may ngiti sa kanyang labi at sinabi niya, "Itay, kukunin nila ng 1,000,000 dahil daw sa napakabihirang piraso nito at para maisama daw po nila sa kanilang antigong koleksyon." Ito ang sabi ng kanyang ama, "Anak, gusto kong malaman mo to at gusto kong ipasok mo ito sa kokote mo. May tamang lugar, may tamang tao na magpapahalaga sa pagkatao mo sa tamang paraan. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa maling lugar. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa maling tao. Tapos magagalit ka dahil walang nagpapahalaga sa'yo. Kung alam mong walang nagpapahalaga sa'yo, huwag kang manatili sa lugar na yon. Kung hindi nila nakikita ang tunay mong halaga, lumayo ka sa kanila. Kung hindi ka nila pinapahalagahan, papahalagahan ka ng ibang tao. Tandaan mo yan. Never doubt yourself. Always believe in yourself by knowing your worth and that there are those who clearly appreciate your values." Kung ang tao ay makakarinig ng salitang halaga, ang itsura ang unang bagay na papasok sa isipan nila. Kasi kung nasa isip mo na hindi ka masyadong kagandahan, maiisip mo rin na wala kang sapat na halaga. Although many people depend on their looks, it shouldn't. Pero kung may bagay man na hindi mo ikinasaya sa sarili mo, dapat kang gumawa ng paraan upang mabago ito. But I'm not talking about changing your looks. Reinventing yourself is not all about your appearance. Look at what really needs to change. Self-esteem should not be solely associated with a person's appearance. Huwag kang mag-focus sa panlabas mong anyo. Mag-focus ka sa kalooban mo. Baguhin mo ang pag-iisip mo. May dapat bang baguhin sa kilos mo? May dapat bang baguhin sa moral mo? Confidence is the root of a person's entirety, and it comes from within. Kung hindi mo alam ang iyong halaga, paano ka makakapunta sa tamang lugar? Don't settle for far less than you deserve. Ang mga taong hindi alam ang kanilang tunay na halaga ay nilalagay nila ang kanilang sarili sa lugar na hindi sila nararapat. Sa relasyon, sa propesyon, sa trabaho, sa pagkakaibigan, alaman nila na mahalaga sila, ngunit namumuhay pa rin sila na kontrolado ng ibang tao. You have to know your worth so that no one cannot control you, so that no one cannot dictate your life. Love the life you have created for yourself. Working towards something that you value is a great way to build confidence. Kahit anumang bagay ay pwede mong gawin. If you value your hobbies, do it. Do what you're passionate about. Do something you dreamed of. Kahit ang pag-workout ay pwede mong gawin. Pwede kang matutong tumugtog ng instrumento. Kahit napakaliit ng bagay ay may halaga. Walang bagay ang hindi mahalaga sa mundong to. Kasi lahat ng nakikita mo sa mundo ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, may halaga ang lalang niya. Kung maliit na bagay ay may halaga, ikaw pa kaya na tao ka? Karamihan sa mga tao ngayon ay nagpapa-apekto sa mga ginagawa ng ibang tao. Ngunit ang taong tunay na nagmamahal sa kanilang sarili ay hindi nagpapa-apekto sa mga taong makikitid ang utak. Never allow anyone to influence your perception of yourself. Don't let them put you in their pockets. Don't allow anyone to define who you are. Set your own value. Set your own price. Focusing on your true self will help you to ward off negative thoughts and bring in the positive ones.
Makisama ka sa mga mabubuting tao. Mga taong katulad mong mag-isip. May mga taong nakapaligid sa'yo na maaaring maimpluwensyahan ang iyong pag-iisip at nakakapagpababa ng kumpiyansa sa sarili. Huwag kang mag-alinlangan na lumayo sa mga taong to. Huwag mong baguhin ang sarili mo para matanggap ka lang ng ating lipunan. Don't change yourself to please anyone. People pleasers will never be happy. Makisama ka sa mga taong inaangat ang bawat isa. Mahalin mo palagi ang sarili mo. Madaling sabihin to, pero mahirap gawin. But don't underestimate the power of the thought. Kasi lahat ng ginagawa natin ay nagsisimula sa isipan. Kaya kung titignan mo ang sarili mo sa salamin, tignan mo ang buo mong pagkatao. Purihin mo ang iyong sarili bago mo pa makita ang iyong kapintasan. What are the things you like about yourself? Ilista mo lahat ng nakikita mo sa salamin. This is how to love yourself. This is how you build your self-confidence. This is how you value yourself. Kaya kung may tao man na hindi naniniwala sa kakayahan mo, tanggalin mo ang ganitong klaseng mga tao. Pull the crown of your head up higher. Ikaw ang hari sa sarili mong buhay. Ikaw ang may kakayahang magpasya. It's time to awaken the lion inside of you so that people will take notice. The more you know your worth, the more people will respect you. Ikaw lang nakakaalam ng buong pagkatao mo. Tandaan mo to palagi. Ang halaga mo ay hindi nanggagaling sa mga likes sa social media. Temporaryong katuwaan lang yun. You are more than the likes. Kahit walang nagla-like sa mga post mo, as long as you really like yourself, you win the game. Isa lang ang kakampi mo sa laban na to. Ang kakampi mo ay ikaw lang din. But if you don't love yourself, you become your worst enemy. Lumabas ka sa lungga mo at ipakita mo sa buong mundo na ang halaga mo ay hindi matutumbasan ng kahit anumang bagay dito sa mundo. Kailangan mong ipakita sa kanila ang tunay mong pagkatao. Ipakita mo ang tunay mong halaga. Know your worth and never settle for anything less. Value even the small things you have. Value yourself more. Appreciate those people who truly love you. You are worthy. You are valuable. You are priceless.